Bago lang ako dito, Koreano. Tabi ako lang po, no? Kasi bago lang kami dito, namamasyal kami. Ipapakita lang namin yung kagandahan ng kaalugan niya. So guys, dumating na kami sa dulo. Dulo na walang hanggan. So, sa likod namin is... sa likod namin is bundok na siya. So, ito yung itong street ng water. Pwede kayo maliligo hanggang doon. So, magdala kayo ng pwede kayo magdala ng life jacket or pambot or speedboat, guys. So, okay. So, tumatawa yung mga kasamahan ko kasi alam niyo, natutuwa ako no, kasi dinala niyo ako dito. So, hindi ko naman inasahan lang ito yung lugar. So, nandala sa akin no, yung si Archie, may salon siya sa Balina. So, Archie, makakay ka sa aking vlog. Huwag ka mahihiyaw. Ito po yung si Archie, guys. So, mahigala kung gusto kayo magpapaganda. Makita niyo yung salon niya, no, Archie. So, ilagay ko yan sa clip ng aking link pamaya pag nag-upload na ako, no. Yung kaibigan ko, thank you so much for in-invite mo kami, no, sa inyong magandang puso, no, kasi mabait talaga siya, matagal na kami nakakilala. So ngayon, dinala niya kami dito, no, maganda naman, kaya lang gabi na hindi ka kami pwede maliligo, kasi baka papaano pa kami, no, mag-thanks ka mama. Okay, so guys, itutuloy ko na naman mamaya kung ano pag makikita natin ko sa kagandahan ng Balingasag. Hi! Thank you! Guys, Puya Gaba lang nung tsunami karon sa pinakalumang simbahan ng Balingasag. So, I appreciate it. So, ngayon lang ako nakakita ng ganito maganda lang simbahan nila, no? Kasi ang ganda-ganda talaga ng simbahan. Makikita niyo yung mga dingding nila isa. Talagang luma siya. So, dito po ang pinakahuli na lugar ng Balingasag. So, salamat po sa pag-invite sa akin ng aking friend na si Archie Salon, no? So, maganda talaga sumalinaw yung pagkapaligiran niya. So, guys, mga tao sa Pilipinas, so, kung gusto kayong bumisita dito sa Church ng Balingasag, dito po natin makikita yung pinakalumang simbahan at talagang maganda siya tingnan. So,
talagang tahimik pag nanalangin tayo dito. So, papalain tayo ng Panginoon na nandito tayo. Salamat naman sa ano, sa patron dito ng Balingasag. Mabuhay kayo, mga tao dito naninirahan. Bayang hapon, Balingasag. This morning, ang ilang kinship dito sa Balingasag. Wapo ka ayos kayo. So, mula siya, Little Malacanang. So, hindi na tumakita sa Balingasag. So, wala hindi siya sa mayo nga lugar. So, I'm exploring yung Balingasag. No? Yan din ako talaga ilang mga please. Kay wapo din ka ayos. People's Palace of Balingasag. Wapo ka ayos na. So, siguro sa mga trabahan dito sa ano na parang dito wala ka na siya ka makaingon na one tapos hindi pa dito sa madal. So first time na makakain dito publishing nila ako ang ilang lugar. So makapunyan mga sila sa mga tao kalang sa sunod guys at ang ipotan dito na dito guys. Uy, gakuan sa sila, gaprag ceremony na sila mag ceremony pala eh guys ang ano dito. So mag stop lang ko dito dito sa ano sa itay lang ko dito lang ko dito kaya makaskuro ko miss sa mga tao sa trabahan dito. Ani ko sa Balingasag kay na ano ko na conscious ko mo sa ginagawa ng lugar. Thank you Balingasag, thank you Pilipinas. Bayang hapon, bye bye. Yes guys, andito na kami sa ano Abilesots, no? Dumating na kami sa ano Balingasag. Oo, so ito yung room ko na kinukuha namin, no? Isa-isa kaming ano gamit ito sa akin. Tapos ito po ka. Ito din ka, Chiska. So, gulo-gulo pa yung mga gamit ko kasi kararating lang namin, no? Pinipilian ko yung anong isusuot ko. So, ang ganda talaga ng lugar. Malinis siya. So, anong mabango. So, mag-isti kami dito ng almost 3 days, no? So, pagkatapos, mag-istipan muna namin kung saan na naman kami pumunta, no? So, ngayon, ito po yung pintuan ng hotel. So para mas kita natin yung sa labas. O ito namin yung labas. Ito, so maganda yung zon. Yan, see aking ano aking imperatress. So welcome guys. Sa susunod po papakita ko sa inyo yung lugar ng Balingasag. So kakain muna kami guys, no? Let's go! So kaya na. Hi! Mabuhay! Balingasag! Ang ganda dito! Ang sarap naman dito sa papasok naman tayo sa ano nila. Parang ito po kayo. Yung port nila yun. Yung port nila, yung daungan ng barko, walang barko dito.
hindi rin. So dito, no? Ito pala yung siguro, lalagyan ng... Pag may barko, so dito siguro, ihahagis yung ano, parang lubit, para ika-catch nila, para itatali nila yung barko, para hindi naman pupunta ng kalan.